iniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may nakahandang programa at tulong ang pamahalaan para sa mga tsuper at operators na hindi nakapag-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Si Luisa Erispe sa report. Rise and shine, Luisa. Habang patuloy ang pag-usad ng PUV Modernization Programa, may ilang mga tsuper at operator na tila sumuko na lang. Sa isang kalye kasi sa Tondo, Maynila, nakapila ang ilang mga jeepney, hindi para ibiyahe o kahit ipakonsolidate, kundi para pirapirasuhin at ikalakal. Si Mang Napoleon, naabutan namin na nagpapakahoy ng 2 unit ng jeepney. Sabi niya, binenta lang ito sa kanya ng ilang mga tsuper noong katapusan ng Abril dahil tapos na ang palugit na deadline para sa consolidation. Hindi na rin makabiyahe mga iba. Kaya binibenta na lang nila para mapakinabangan. Parang tulong na lang sa kanila, lalo na wala sila ng hanap buhay, mga pang-tsuper. Sabi pa ni Mang Napoleon, Enero pa nagsimula na may nagbibenta sa kanya. Hindi na nga raw niya mabilang sa daliri, ilan na ang ipinakahoy at ibinenta sa junk shop. Sa halagang higit 20,000 piso maibebenta ang isang unit ng jeepney kapag ito ay para sa kalakal o pagkakahoy. Kung tutuusin, mas maliit ito kumpara sa kikitain sana ng isang tsuper kung siya ay makakabiyahe pa. Pero sabi nga ng ilang mga nagbebenta ng kanilang mga unit, mas makabubuti nang may kitain pa rin kesa itapo na lang. Pero sabi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi naman masasabing sayang ang jeepney kahit hindi ito na-consolidate. Hindi lang ito makakabiyahe, pero kung papasa naman sa Philippine Standard, pwede pa rin itong iparenta o gamitin na pang pribado. Ang inalis lang naman natin sa kanila is yung prangkisa at yung karapatan nilang kumuha ng pasahero. Mm-hmm. Pero pwede silang maging cargo jeep, pwede silang private jeep. Para naman sa mga tsuper at operators na talagang hindi nagpa-consolidate at nawala ng jeepney, may programa din ng gobyerno para sa kanila. May tulong pang kabuhayan at may naghihintay ding trabaho sa kanila mula sa kooperatiba. Meron po tayong tinatawag nilang Intrapreneur Program or from the word na tsuper, whereby they will be given about a sum of money by the government to start their own business. Ayun pong mga ibang driver na gusto pong sumubok na halimbawa mechanic or baking or other test courses po, pwede silang bigyan. Sa mga tsuper naman po, huwag ko silang mag-alala. Kasi ngayon, itong mga jeepneys ng kooperatiba, 16 hours po yan. 2 hours siya po para mabawi po yung mga puhunan. Bakante po yung second shift. Ngayon po, dito nila kinukuha yung mga driver ng mga operator na hindi nag-consolidate. Sa datos ng LTFRB, 81% ang kabuuang bilang ng nagpa-consolidate sa buong bansa. Madaming humabol noong April 30, lalo na sa NCR na dating nasa 55% pero tumaas sa 62%. Dahil dito, naayos na rin nila ang mga ruta para sa mga consolidated jeepney. Ang ilang ruta na kaunti o walang nag-consolidate, ibibigay na sa ibang mga nag-consolidate. Hindi pa nanguhuli sa ngayon ang LTFRB ng mga jeepney na hindi consolidated. Pero posibleng ituturing na silang kolorum at isa-isa na silang sisitahin sa kalsada. Sometime like May 8, then we will be issuing orders for them to stop, to cease and desist from plying the streets po. Then pag hindi pa rin po tumigil, doon na ho kami definitely manghuhuli. For those who did not consolidate na bumiyahe, the penalty is 1 year suspension sa driver, 50,000 pesos sa jeepney plus impoundment. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.